ating manonood. Ako si Jeline Peña at ito ang Parola sa Lupo. Ngayon ating matutunghayan ang kwento ng tatlong scholar sa mataas ng paaralang Lusod, Quezon na sa kabila ng kanilang kahirapan ay patuloy pa rin sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Bawat estudyanteng tumutungtong sa paaralan ay baon-baon ang kanilang mga pangarap na nais matupad. Mga pangarap na pilit inaabot kahit puno na ng pagsubok ang pagtahak dito. Nagsisikap at nagpupursige sa pag-aaral upang maging matagumpay sa buhay. Ika nga, walang anumang balakid ang makapagpipigil sa taong pursigido kahit pa ang kahirapan. Tulad na lang ng kwento ni Paolo Orense, isang estudyante ng 3 taon. Tunghayan natin kung paano hindi naging balakid ang estado ng kanilang buhay. Paolo po? Paolo, ano ka naging scholar? Recommend ako ng custodyo. Tapos yung ginawa na nila. Pinuha ka nila. Sa tingin mo, bakit ka nalaki mo maging scholar? Kasi, mahirap. Maliban sa mahirap ka? Kasi nakita nila ang mataas ko yung mga grades. May potential ka, gano'n. Malaki ba naitulong sa'yo ng naging scholar? Malaki. Paano mo sabi malaki? Ano ba yung mga natatanggap mo, mga benepisyo mo doon? Binibigyan nila ako ng pamasahe araw na pagkain. Libre yung pagkain. Lalay ko, walang trabaho. Tapos yung papa ko naman, nagkakabit ng salamin. Sarang papa mo, no? Yung sinusalo ng papa mo, hindi ba nagkakabit sa... Maliit po siya, dito po. Ang doctor nito, ma'am, tanong ko lang po. Ano po may tutulong sa inyo yung scholar ni Pao? Ano kaya na ito? Ano kaya na ito? Siyempre, imbis na ibigyan natin siya ng pagkakahin na ito. Ako. Malaki po ba talaga may tutulong? Lakang bawas na ta. Wala po ba kayong maano buhay? Kahit ano po sa higan sa ibigyan? Meron niya sa naglalabad at pagbihit po pa lang. Masalamat nga ako dahil nakapasok siya ng skola dahil sigurado nang maatapos. Tulad ni Paolo Orense, scholar din ng kaso si Antonio Madriano. Isang mag-aaral mula sa 2 taon. Ating tunghayan ng kanyang kwento. Paano ka naging scholar? Ano, hindi ka nag-apply o kinuha ka na lang ng maging scholar? Wala ka na lang. Ano siya ang sin-advisor mo? Ano, bigyan niya daw ang scholar. Bakit? Kasi daw ang araw-araw daw gumabasa. Tapos? Mabait daw ako. Nag-aaral ka naman ng mabubukuya. Ano yung naitutulong sa'yo na pwede ng scholar? Sige lang kuya, sagutin mo lang. Sige, ano po may tutulong sa inyo? Hindi ka na po pinigyan ng baon? Tulong mo sa akin kasi yan. Libre na pagkain sa akin. Kasi, Libre pagkain sa kantin, tapos ko? Bibigyan na ako mo sa akin. Isip mo ba na... na parang isa ka sa mga napili sa dami-dami ng mga ano mga estudyante na gano'n. So nagpapasalamat ko talaga na napili ka ng school natin, ng mga scholar. So nagpapasalamat ko ako. Kasi ako yung napili na lang yung school. Yung parang doon natin sa school, ang mga scholar. Scholar. So ano pa masasabi niya sa pwedeng scholar nila? Ano? Antawin ko. Ano po ba yung, paano po nakatulong sa inyo to? Yung pwedeng scholar? Oh, sorry. Hindi lang siya pwedeng bigyan ng baon. Tapos po? Sige, sige na, okay. Sige na yun.
scholar ay si Carmina Berha, isang estudyanteng mula sa unang taon na naginais makapagtapos ng pag-aaral. Ano din tunghaya ng kanyang istorya? Hello. Pwede lang interview? Sige po. Yeah, Berha, paano ka naging scholar ng school natin? Kasi ano, pinausap ako ni Sir, yung si Sir Castillo ba yun? Oo. Yung sa first year na tinanong niya akong sa Nona, matila ako ano daw yung trabaho kasi sinabi ng advisor ko na tinignalaan lang ako. Tapos tinanong niya na kung ano daw yung trabaho ko. Tapos tinanong niya kung saan yung mga magulang ko. Kasi yung mga magulang ko nasa probinsya. Uh-oh. Tapos yun, tinanong niya ako kung ano daw yung average ko, kung okay ba yung mga grades ko. Tapos yun, sabi niya okay naman daw. Tapos yun, ano, nung tawag niya lang daw ako kapag ako daw yung napili na, ano, ako daw yung napili na magiging scholar? Magiging scholar. Ano nagtuturo sa'yo ng scholarship? Ano po, malaki po yung natulong niya sa akin kasi hindi na ako mamasay sa jeep, mabawasan niya yung mga ano ko, mga gastusan na yun po. Galing. So lahat yung baon mo, pagkain mo, sagot din ng ano, diba, school? Wala yung pamasay pa, tsaka yung pagkain. Sa tingin mo, ikaw yung napili maging scholar? Siguro po kasi sa akin, wala yung nangangapapat na siguro po na ano na ano. Ano yung katangian na meron siguro sa tingin mo ikaw? Siguro po yung siguro yung pagiging ano ko, yung masipag, kasi gusto ko talaga yung makapagtapos sa pag-aaral. Sabi mo kanina, sabi mo, naninirahan ka lang. Opo. So, nagtatrabaho ka ngayon. Anong trabaho mo ngayon? Sa bahay po. Trabaho ng mga magulang mo? Bale, ano po, sa subukan. Dati kasi yung ano ko, ano na, bale na sa 2-7. Ngayon po, nasa 2,000 na lang binabawas kasi nag-aaral ko. So, sinasagot din nila yung anong pangangailangan mo? Ang pala sa sahod mo po yung sa sahod mo. Bali yun na yung magiging allowance ko, tsaka minsan nababadala pa ako sa mga magulang. Ano yung Sina, ano po masasabi niyo na scholar po yung pamangkin? Ano yung pa-product sa kanya? Bakit naman po? Masipag si E. Kahit mahirap lang kami. Opa. Di ano niya lang, makikunta po siya talaga. Malaki po ba na ituturo ng pagiging scholar ng pamangkin? Siyempre, ano eh, sa pamasahin niya, ano na rin, masib na rin sa sahod niya, pahit pagkain rin, niya. Pahit din po ba kayo na nagtatrabaho siya sa mura niya kita? Ano talaga, yung kailangan, yung sahod ko na mababa lang, mapadala ko doon, tapos yung mga kailangan niya, yung damit niya, ano niya, mga sapatos, yung ano ko. Bili-bili ko para. May pamilya rin po ba kayo? Yeah. Siya lang rin po, pari naalagaan niyo po siya. Mm-hmm. Ano po yung nag-joke sa inyo na pumunta po kayo dito? Eh, magtrabaho para na sana maka-eskwela siya. Kasi mula nung grade 1 sa hanggat niya nakapagtapos ng elementary. Kaso lang, yung pag-a-eskwela niya, hindi ko na kaya dahil naraan namin sila. Ngayon, inanoniman na okay lang na mag-aral siya, pero kami ang ano, bahala na yung sa ano, mga kailangan. Kaya yun, sabi ko, okay lang, mag-tis lang ako. Malay mo, makapagtapos siya. Bakit mo kayo naiiyak? Hindi na, ano lang, tuwa lang ako na nakapag-ano siya. Scholar po siya. Mm-hmm. So malaking-malaking tulong na po sa inyo. Ay, malaki talaga. Ano lang po masasabi niya sa pamangkin niya? Ano talaga siya na pursige niya, na makapag-aral siya. Tsaka mabait naman siya. Aktibo naman po siya sa klase? Oo. Ano naman, nakikita naman yung mga grades niya. Sa taas naman po. Paolo Orense, Antonio Matriano, at Carmina Berha ang mga batang scholar. Sila ang mga mag-aaral ng kaso na nagpakita ng tatag ng loob at determinasyon upang makamin ang kanilang mga ninanais. Mga batang isinantabi ang kahirapan, bagkus ang iniisip nila ang kinabukasan. Hindi naging hadlang ang estado ng buhay upang sila makapag-aral na matiwasay. Sa halip, ginamit nila ito upang maging pundasyon ng kanilang inspirasyon at nang makamitan nila ang pangarap na ninanais. Sila'y mga kapwa kong mag-aaral na alam ko, sa pagdating ng panahon, ay isa sa mga Pilipinong maipagmamalaki natin sa mundo at magtataguyod sa ating mutiyang bayan.
At muli, ako si Jeline Peña at ito ang Parolians Note.